the main objective here is to improve the present stock of a forest that has been overlogged or denuded. So para po maibalik yung dating anyo ng forest, pwede pong gumamit ng mga agroforestries kagaya ng kape, mga itong fruit trees like lemon and other fruit trees. So dito po sa kape, pwede pong itanim sa ilalim ng mga forest trees like alnos and itong mga pine trees. Hindi magmumulak, edi nagdadalosak dito yung kape. And then edi nagtubo ngay nga ako, alnos. So nga makiayuan po tapos no, dumakol nga kasi lamang may nayon edi kape matlang. Edi pine tree, ardada di agtubtubo ngay. Edi salama iko, mama gas nga ako, agtubo mo. Meron pong existing na demo by government institutions, especially BSU, na nakita po na itong technology ay feasible po under forestries. Ang kung ngayon ikat na gito'y dadu mga kayo, imulak na ito'y kape, ta malinungan ba si tapumiksa di jay ramot na, ta gribwat. Dati, dati siya mula mga kayo ng pangsunglut. Ngayon, kunada ang mabalimit ko, isuksok mo siya kapi. Isu nga, padas kunada. Napintas mo niya, napintas. Nalinis pa eh. Yung recommended planting distance ng coffee is 5 meters, 5 by 5 meters. Di na-observar ko mitlang na ito yung kape. Kaya't namin lang DJ Ribliti baginang ako, dumaktil. The productive years for coffee is at least that 10 years. After 10 years, beyond 10 years, kailangan pong i-rejuvenate yung puno. Pero depende po sa management. Kung well manage yung trees, baka abutin po ng 11 or 12 years bago mag-rejuvenate. Ang option na po na ang option na ito ay integrating lemon with vegetable gardens and vegetable terraces. So ang purpose po nito ay para maprotektahan yung soil erosion at saka pwedeng i-integrate yung mga other cash crops kagaya po ng mga vegetables. Mula anti di na baba di babanti sitting lang di bench di ang matidog kay danggo when adada tati na iparis nga danggo na naikakit metmet green onion red minrak de tasili na deta nabanggap na deta mga mulak tasili nga deta kat na pa. So ang mga lemon po na naitanim ay ito po ay propagated budded po ito. So naitanim po ito ng August and then after 8 months nagsimula na pong namulaklak na mo ngayong puno. Ang recommended po sa mga limon ay at least 5 meters, 4 to 5 meters, 4 by 4 or 5 by 5. Ang limon po medyo matagal ito kasi mas tolerant o resistant ito, hindi kagaya ng mga oranges. So this can take around 20 years bago mapalitan. For Benguet, one of the options that are highly recommended is forest enrichment with fruit trees. So how does this help climate change? Well, first, putting lemon trees, for example, in forest increases the productive value of the forest. So it makes it more beneficial for the farmers. At the same time,
by increasing the forest cover, we can stabilize the slopes, so that will help to protect against landslides. And we can improve the soil and the, let's say, the healthiness of the ecosystems. At present, we are encouraging our constituents to revive the municipality as the fruit basket of Benguet. We are encouraging the planting of fruit trees as an alternative to our depleting banana production. We are encouraging our constituents to plant lanzones, rambutan, and mangosteen and other fruit trees. Adamat in 30 office nga 30 nga rambutan, 30 nga lanzones, santo adati 15 nga mangustin, santo 15 nga durian. So, tapos ada dagitoy dadu mga mula nga pinya, we have ginger. So lang din ada dagay sabsabali, dadu malang kasla saba, kasla interspersed in intercropping nilang. Dito gawin sa blanket pa, naparasan may agbalin amin nga prutas. Sa kunapin ti amin mo ni siya olimpiyos ni Mayor nga sublito yung fruit basket of Benguet, kamin, sa sablan, so nga, nagplano kami, kastuman na. Sublito yung rambutan, dagat yung lansunis. Da, dati nga, dagi rambutan kami, ito yung seedlings, dagi lansunis ko, dagi seedlings, ang nga, baro lang ang technology, dagat yung grafted nga. Dakal nga assistance, dahi ito'y naitad nga planting materials, and of course, dahi trainings. Just last week, ada iti, in-conduct yung mani-serving nga plant propagation. So naka-focus kami iti nagalan grafting, budding, different kinds na panag-graft iti mula na i-detalye diyan. Lasting ang nagkuhan, may grafting ko na di plant ko, may grafting budding kasi ang dapat ispacing na adal may matang ti kasi yan. Recommendation ti technicians tayo, ada iti 8x8 niya, 8x8 meters. So da dyan ma'am, ti sinuro tayo ng distance. Spacing kan dyan between rows. For the establishment of the nursery, we are very grateful that the municipality is one of the beneficiaries of that program, and we can utilize it in our grafting for fruit seedlings.